excited, Chopper! Ginebra at San Miguel Beermen pasok na sa semis. Bay Area Dragon ang makakatapat ng Beermen, samantalang ang Magnolia naman ang makakalaban ng Ginebra. Sa pagpasok ng Gin King sa semifinals, may agam-agam si Coach Tim Cone. Kasado na ang semis matchup ng Ginebra at Magnolia, pati na ang tapatang Bay Area Dragon at SMB na uumpisahan sa December 14, araw ng Miyerkules. Very convincing ang panalo ng SMB sa Converge sa Game 2 ng kanilang Best of 3 series at nagkaroon pa nga ng kaunting isu sa stare down na namagitan kina Terence Romeo at Alec Stockton na incidentally ay parehong produkto ng FEU Tamaraw. Although number 4 ang Converge at 5th seeded naman ang SMB, hindi nakuporma sa mga magsiservisa ang mga bataan ni Coach Alvin Ayo. Anyways, kung emphatic ang panalo ng SMB sa Converge, hindi naman masaya si Coach Tim Cone sa pahirapang panalo ng kanyang team laban sa North Court. Simula pa lang ng first quarter ay iniwan agad sila ng Batang Pier sa pangunguna ni William Navarro. Salamat at nakahabol ang Ginebra sa timely baskets nina Justin Brownlee at Christian Standhardinger at bandang huli, binuhat ang Gin Kings ng mga 3-pointers ni L.A. Tenorio. Kahit nanalo ang Ginebra at nagawang itawid ang laban kontra sa Batang Pier, nagpahayag ng pangamba si Coach Tim Cone. Hindi kasi agad maipagpag ng Gin Kings ang Northport. Lagi pa rin nakadikit ang mga ito sa mga mag-aalak dahil sa mahusay na shooting ng mga ex-Ginebra players Jeff Chan, Kevin Ferrer at Arvin Tulintino. Pumupuntis doon si Jeric Balanza at siyempre si Robert Boli. Hanggang sa mga huling minuto'y nanatiling dikit lang ang score at anumang sandali pwedeng mabaligtad ang resulta ng laban. Paano kung hindi na injured si William Navarro sa first quarter? Malakas ito sa ilalim at may tira sa labas. May 2 points agad si Navarro sa first period. May kabuo ang 10 puntos na kontribusyon kahit sa first quarter lang ito nakapaglaro. Hindi na ito nakabalik sa game matapos matwist ang left ankle. Pero nanatiling matigas ang Northport kahit nawala ang isa sa kanilang mahusay na player. Disidido ang mga ex-Ginebra players na talunin ang mga dating kakampi. Ngunit kakampi na ng Ginebra ang oras. Naitakas nila ang panalo 99-93. Ang panalo ay panalo at dapat ipagsaya, lalo't iyon ang nagdala sa kanila sa semis. Ngunit hindi kontento ang Ginebra coach. May pangamba raw siya sa klase ng kanilang nilaro sa second game against Batang Pier. Nalalamyaan ang American mentor, nakukulangan siya sa performance ng kanyang mga bataan. Kapag ganoon daw ang kanilang nilaro laban sa Magnolia, magiging napakahirap daw ng magiging sitwasyon ng Barangay Ginebra. Ang ganoon daw karaming turnovers at mga lapses sa depensa ay hindi magbibigay sa kanila ng panalo laban sa hotshots. Hindi rin magiging klasiko ang laban nila sa Magnolia kapag ganoong laro ang kanilang dinala sa semis. Komento ng isang nakatabi ko sa PhilSports sa panunood ng laro, Ginebra fan ito, pag ganun daw ang nilaro ng Gin King sa semis kontra sa hotshots, delikado raw. Sagot ko naman, hindi ka na nasanay sa Ginebra. Tumataas ang level ng kanilang laro kapag dikdikan ang laban. Ginebra ang nanaig sa pinakahuling Manila Klasiko. Klasiko semifinals ngayon ang mangyayari. Best of 5. Makapag-a-adjust ang sino mang team na matatalo sa bawat game. At sino ba ang coach na tinawag na Master of Adjustment? Si Tim Cone lang naman. Asahan natin na magiging pahirapan ang semis Best of 5 series sa pagitan ng Ginebra at Magnolia. At sa huli, umaasa ang mga Ginebra fans. Kasama ako na Ginebra ang magwawagi. At yan lang muna ang ating halo-halo updates. Hanggang sa muli. Bago tayo tuluyang magpaalam ay i-shoutout muna natin, pasalamatan muna natin itong ating mga viewers, sina Mark Jimwell Mamawag, Ronald Berbusidad, Jun Pilayo, John Stephen Aton,
Ferdinand Itchalico, Larry Prim, Water Lady 318, Robin Hood Abel Katindig, Elmer Tibayan Cusi, Eliza Ruth Rosario, Isigani Isconde, Saldi Jing Boga TV Vlogger, Lina Cargulio, George Batong, Danny Nunez, Cecilio Tenorio at si SM Arsenas. Sa mga hindi ko po na shoutout, paumanhin po, pero gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa lumalago ninyong suporta. Kayo ang buhay naming mga vlogger. Salamat po.